PlayStation dream, and I want you to be my queen. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay kung saan nakapuesto ang cambio para po ito sa manual transmission. Para po natin maalaman, kasi po pag po tayo ay mag-aaral mag-drive, dapat po nating malaman, unang-una ay yun pong cambio kung saan po siya nakalagay para hindi po tayo nahihirapan at tumitingin sa cambio pag po tayo ay nag-aaral mag-drive. Ngayon, ang pwesto po ng cambio ay ganito. Letter H po siya. Ganyan. Tapos, meron pa pong isa sa gitna. At ito pong gitnang-gitnang ito, ito po yung neutral. Ganyan po natin, ha? Neutral. Yan. Tapos, ito pong isang to ay gear 1, primera. Yan. Ito po ay segunda, 2. Yan. At ito po ay tercera, 3. Yan. Ito po ang kwarta, number 4. At ito po ang quinta, number 5. Ito naman pong isa ang reverse, atras, R. Yan. Yan po. Ayan po ang pwesto ng cambio ng halos lahat po ng sasakyan. Ganyan po ang pwesto ng cambio. Ang pagkakaiba lamang po, pag ang Isuzu ang inyo pong idadrive, ganito po ang cambio niya. Ang primera po niya ay naandito, segunda ay naandito, at tercera naandito sa taas, kwarta ay naandito, at quinta ay naandito. Pero pag ang idadrive niyo po ay puso, ang primera po niya ay naandito sa reverse, baliktad po yun. At ang reverse po niya ay naandito sa primera. Yun, nagkakapalit lang po yun. Madali naman po siyang hanapin, alamin kung nasan po ang reverse. Ngayon, ito po ang yung unahin nating pag-aralan. Kailangan po nating matutunan kung paano ang pwesto ng cambio. Ano po? Ito po ay neutral. Ngayon, pag po tayo ay magkakambyo, una po natin gagamitin ay primera. Ganun po. Palapit sa atin, itataas. Pag nandito na po sa taas, naka-primera na tayo, tapos pagka tumatakbo na po, kailangan nating mag-change gear. Balik po tayo sa primera, ibababa po natin sa segunda. Pabilis na po ng pabilis yan. Ngayon, pag po medyo mabilis na ulit, ay ililipat na po natin ang cambio papunta sa tercera. Babalik po tayo sa gitna. Tapos itataas po natin sa number 3. Tercera po yon. Ngayon, pag pabilis pa po ng pabilis yan, ililipat na rin natin ang kwarta. Galing sa tercera, dadaan sa neutral, ibababa po natin sa kwarta, sa number 4. Yun, pabilis po na ng pabilis yan. Ngayon, pag gusto nyo pang pabilisin, pupunta po tayo sa kinta. Ngayon, galing sa kwarta, idadaan nyo po ng neutral, gitna. Ilalampas nyo ng pakanan, tapos saka nyo po itataas. Ayun po yung kinta. Ayan po, mabilis na po ang takbo nyo yan. Nakaano na po kayo yan. Nakadirect na, rekta na. Ngayon, pag nag-half-brake kayo, balik sa neutral. Ngayon, kung full stop na, hindi nyo na ibabalik sa cambio yan. Nandito na po kayo sa neutral. Ngayon, kung mag-aatras po kayo, gitna, ilalabas nyo pa kanan, tapos, ibababa nyo. Yan. Sa reverse po yan. Ayan po ang pwesto ng ating cambio. Ano po? At, ito po ay kailangan masterin natin bago po tayo mag-actual mag-drive. Kasi po, ito po ang kalimitang nahihirapan ang nag-aaral mag-drive. Pag hindi po nila alam kung saan nakapuesto
ang mga kambyo. Ang kambyo, pag hindi po nila alam yung primera, segunda, tercera, kwarta, kasi pag ginanon po nila yon, hindi po nila alam kung saan nila ipapasok. Kaya po sila namamatayan ng makina. Ganyan po. Kaya ito po, mahalaga po na ito po ang una nating matutunan. Pwesto ng kambyo. Primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, balik sa reverse, sa neutral, then reverse. Ayan po, anim. Ayan po ang kalimitan sa mga kambyo ng mga sasakyan na manual transmission, mga kababayan.